alingasaw ng lansangan, usok mula sa tambutso ng mga sasakyan, at di mahulugang karayom ng mga tao ang araw-araw na hinaharap ng mga street vendors. Katulad na lamang ni Nanay Roseline, 54 anyos at 15 taon nang nagtitinda sa isang sulok ng kalsada. Kabilang nga sa mga preparasyon na kanyang ginagawa bago simulan ng araw ay ang pamamakyaw ng mga tindang gulay. Mamakyaw, anay. No? Mamakyaw, kaiyaag. Ibaligya rayon. Sa loob ng 25 taon ay samot-saring problema rin ang kanyang hinarap tulad ng kanyang mga kapwa, street vendors. Bat kapital. Kung gaabot ro, magtigili na nga ron. Tapos makaraya nga, sis kailahan do, kwarta at mga ginikanan ay mahina makaroon. Pero may ginasita. Sa araw-araw na pakikibaka sa hamon ng kalsada, ay may mga rason para tumindig at tataga na sarili upang ipagpatuloy ang laban. Bago na it mga unga, sis kailahan, buga, suga, bagayran sa eskwilahan, bagayran sa utang. Sa aming pagbabaktas ay aming nasilayan si Nanay Arsenia, 60 taong gulang at 15 taong na nagtitinda sa gilid ng kalsada. Tulad ng kanyang mga kapwa nagtitinda, ay may isa silang kwento na nagkakapareho. At yan ay kumakayod sila para sa pamilya at sa pag-usbong ng mga problema dulot ng pabago-bagong panahon at sa pagtaas ng mga produkto sa merkado. Ay, siyempre, ay kamangmalabi. Dati ako nung nagabrigi ako, ay yung preskwila pa sa mga unga. Tapos yung sanday. Makaroon siyempre, kamangmahal ko ng mga bagakon. Damdun, gaano ako binaligya. Ay, siyempre, tagabuo ko nung magbaligya. Ay, sige lang. Kasi mamahagabi, gaano mga bagakon makaroon. Ay, siyempre, kita mabuo nga. Hindi kita magbaligya. Sa hamon ng kalsada ay may iisang tugon. At yun ay ang pagpapatuloy lumaban para makasabay sa daloy ng oras na kinakaharap ng bawat naghihikahos sa tabi ng daan. Hay, kung mga mahina nga ron ko na hinaan sa natloob, ay sige lang. Sige lang nga, ano, baligya. Kasi may una man araw nga, malami man pagbaligya. Di man perme. Kasi kung hindi ko ting magbaligya, ay sin ka man dahil yun. Maano, lalo kang maano, ma-down kung hindi ka magbaligya. Sa loob ng 18 taon na pakikipagsapalaran sa kalsada, tila hindi alintana ni Sweli ng ulan at init ng araw upang makalikom ng pera para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa araw-araw niyo po, ante, na pagtitinda dito, ano po yung hirap na nararanasan niyo? Ulan, init. Sa kadahilan ng walang kakayahang ipagpatuloy ang pagbabayad ng pag-renew ng lisensya sa may-ari ng inuupahang pwesto sa loob ng tindahan, wala siyang nagawa kung hindi harapin na lamang ang hirap sa kalsada. Bago pa sumikat ang araw, siya ay ligalig ng makaangkat ng ititindang mga isda sa tindahan. Alas 4, alas 3 ng gabi ng madaling araw dito na ako sa tindahan para makakuha ko ng isda. Doon sa loob ng tindahan, ginaangkat ko. Doon ako dati sa loob, may pwesto. Ay, kinuha na nung nag-pandemic, doon. Siyempre, malisod yung pera. Hindi na ako nakaka-renew lisensya doon sa taga-anahit. Ano, mahal. Kaya dito lang, dito na ako nagtsaga-tsaga sa guwa. Ay, may akong 4 na anak na ginapaaral, 2 college, 2 high school. Dahil ikaw sa buhay,
Ang gilid na kasada lamang ang kanyang naging takbuhan upang patuloy na makapaghanap buhay. Sa araw-araw, waring nagbibingi-bingihan sa mga sigaw at pagsita na mga kinauukulan. Mahirap, siyempre, ganyan mo, ama, tinapalayas ka, yung sita, tago-tago sa binit, tapos kung ano, balik yung man. Paugtas mo sa karsada na raw, para kumita ng pera, pambaon at estudyante. Taliwas man sa kanyang kagustuhang huminto, ang buhay hindi sumang-ayon sa kanya. Oo, siyempre ay, kung matay, yung gaoy ka, hindi mo naman magawa na magpahinga ka. Yung estudyante mo lagi ginaanuhan. Ang kanyang kinikita ay sapat lamang na pangtustos sa kanilang pangangailangan. Ngunit minsan ay matumal ang kanyang benta, dahilan upang ibaba niya ang mga presyo ng kanyang paninda. Salat man sa oportunidad, ngunit nag-uumapaw naman ang kanyang kasipagan upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Tsaga-tsaga lang para sa mga bata makatapos mag-aral, sa ulihin, maganda naman yung maging bukas. Sa bawat araw na dumadaan, sa bawat yapak ng mga paang naglalakad, at sa bawat kalsadang puno ng mga tao, makikita ang bilis ng ikot ng mundo. May mga taong abala sa pakikipagsapalaran upang makaahon sa hirap ng buhay.